Yo, what's up? Hold up. Okay guys, nandito na naman tayo sa panibagong video natin. And ayun nga, di natin natapos yung paggawa ng music video kasi yun, natapakan natin yun kasi ano, MLS Life daw, MLS Life sa mga kasama natin sa paggawa ng music video kaya hindi natuloy. Well, let's wait sa mga response natin sa mga pinsan ko if gusto nila ipapatuloy yun. Personal na buhay yun, tatangin na, bitaw. Yun nga, hindi natin napagpatuloy. Hintayin na lang natin kung gusto nilang ipagpatuloy. Andun pa naman yung mga yung choreo at script namin at sa kanta na gagawin namin, hindi rin namin nagawa kasi yun nga merong busy sa nakaraang araw, hindi rin kami masyadong makalabas kasi nga i-ECQ. So hanggang dun wala pa rin progress, wala pa rin zero, kaya ito lang muna. Yun nga guys, so maraming issue na lumilipad ngayon sa social media at well, sobrang mabahala tayo. Well, let's talk na lang na gawing ano yun, pampagood vibes lang yun na mga tao, hindi yun siseryosuin kagaya ng mga no, social media icon, YouTuber nyo, mayroong mga alitan. Hindi ko alam kung ano yung script nila yan or content nila yan sa paggawa ng video. Well, hindi naman ako fan nila, hindi naman ako nanood. Mababasa lang ako ng mga post, ng mga comment ng mga dito, tambayan natin. Kaputa, tambayan. Yun nga. And basically, mapa-relate nga tayo. Ah, lagi na. Sige na. I-connect natin sa gano'n. In social media. Well, no. Marami tayong malakap na mga information sa social media. Karaniwang merong mga meme. Ganun, pampasaya. IME. Okay. Iba yun, iba. Information about sa bansa natin sa Pilipinas, sa domestic problems at iba pa, ibang mga, you know, mostly mga issue karon is all about pandemic, yung pagpupuyat. I guess baguhin natin yon, matulog tayo ng maaga, dapat itatak natin yon sa utak. I guess those post na mga trahedyang nangyari sa kanila, gawin natin yun natin na isang lesson para maging safe tayo. Ayun nga, ipagpalagay natin yun, gawin natin yung lesson, matulog ng maaga, time management sa gadgets. Let's relate naman, balik natin yun sa mga issue yun. Wala akong masyadong alam kung anong nangyari pero naging masamang example na din sila. Naging masamang example sila sa mga tao. Sa mga kabataan niya. Binibasa akong text or I guess sige nga tayo. Now, let's say yun nga, nabasa natin yun. Sa ano na lang, sa susunod na video na lang natin yun discuss kasi medyo ano yun, iba na lang. Have you ever thought na when nandito tayo sa social media, mataas yung standard natin. Mataas yung standard natin sa mga friends natin, usually sa Facebook, sa Instagram, at Twitter, pero since masikat ang Facebook, okay, sa Facebook tayo. Yun nga, mataas yung standard natin sa mga tao, mataas ang standard natin sa mga hindi natin kakilala or gusto lang natin mapagmataas. Well, basically ito yun. Sometimes meron talaga tayong ano, tatawag na favoritism. Meron tayong ganun. Meron tayong tinatawag na siya lang dapat yung kausapin natin. Siya lang yun kasi dapat siya sa criteria natin
may andun siya sa criteria natin, sa gusto natin. Yun nga, pagpalagay natin. Merong nag-chat sa iyo, di mo yan ni-reply kasi nga di mo type, kasi nga hindi mo siya, let's say, hindi mo kakilala. Medyo vague naman yun. What if yung nag-chat sa iyo isang celebrity na andun sa criteria mo pero hindi mo kakilala, pero nag-reply ka? So ano yun, favoritism yun. Meron andun yung ano tinatawag natin na gusto. Siya lang ang gusto natin. Kakalito, kutik. Well, basically, nag-judge tayo sa mukha. Usually sa criteria natin, mataas yung mukha. Dapat maganda, gwapo, ganun. Dapat andun yun. Andun yun. Kasi mas bet natin makipag-chat sa ganun kasi nga may mukha kasi gwapo nga. Pero alam nyo ba kung yung taong yun, kung merong taong wala sa kriteriya nyo pero nakikipag-usap kayo in personal, in actual na pakikipag-usap, wala tayong standard na let's say pinapataas, nakikipag-usap tayo kahit hindi natin kilala kasi nga wala tayong time to evade the conversation. Wala tayong sense of evasion. Kasi nandyan siya, actual siya nakikipag-usap sa'yo. Maliban lang kung sa social media tayo, it's either isin natin or didmahin natin yung isang tao. Kasi, yun nga, wala siya sa presence natin. So, meron tayong time to evade that person. Meron tayong time to evade him or her kasi hindi natin type, kasi meron tayong standard sa social media. So basically kung andun tayo sa you know, face to face na pag-uusap, wala tayong time to evade kasi ang standard natin hindi natin pinapairal. Nakipag-usap tayo kung sino, kahit di pa natin bet yun, kahit makipagplastikan tayo, nakikipag-usap pa rin tayo. Yun nga, kung nasa social media tayo, kung hindi natin yun bet, hindi tayo makikipag-usap, hindi tayo makikipagplastikan kasi hindi natin bet. So merong standard pero di natin alam yun, hindi ko tinalahat, pero meron talagang iba based on my experience lang. So yun nga, if nalilito kayo, comment down kung ano yung dapat itanong nyo, kung ano yung pinagsasabi kung hindi nyo masasabtan, hindi nyo magigets, yun na lang. Natural? Oo, hindi lang yung maintindihan. Yun nga, hindi maintindihan, hindi masasabtan. So, yun na, misproclaim. Edit lang natin to para hindi kayo malilito. Yun, sa araw na to, mag-ingat kayo. GCQ pa. GCQ is MCQ ata. Yun nga, walang pasukan. And yun lang muna. That's it.